Hello, kumusta? So, welcome back sa ating channel. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, then like niyo na rin and mag-comment po kayo. So, bago tayo magsimula, shoutout lang po natin yung ating customer from Isabela. Isabela siya, from Isabela, yung ating re-refer na video card, 3 piraso. So, sabi ni Sir, shoutout natin siya, si Sir Hero Solomon. Ayan. Shout out po sa iyo, sir. Ito na po yung iyong package na sinip mo via JND. Okay? Si Sir Solomon. Ayan siya. Hero Solomon from Isabela Tamaoni. Ayan. So, hindi ko alam yung address. Hindi ako pamilihan. Pero Isabela City po siya. Ito ay 3 pirasong GPU. Yun ang sabi niya. So, ayan sir. Shoutout po sa iyo. Sir Hero Solomon. Yan. Ito na po yung ating i-re-refer na po natin yung iyong video card. Sana ma-refer natin. Okay? Yung iba kasi hindi siya na-re-refer. Ngayon, ito na siya. Start na natin. Open ko lang siya. So, videohan natin yung pag-open para makita natin na safe yung package yung nakarating sa atin. So, hatiin na natin to dito kasi nandito yung opener niya, yung pinaka-open niya. So, may pangalan dito. Sabi nito. Sabi ng ating customer. Kakahuyan nyo po yung Gigabyte. Pa-shoutout po. Thank you. Ayan, yun sabi ni Sir. Si Hero Solomon. Okay. Defective GPU. Okay. So, sino? Kakahuyan talaga. Donor board. Para magandang pakinggan. Hindi kahoy. Pangit kasi siya. Ayan. Ito siya. So, maraming nakalagay na ano. So, ang ating donor board ay ano ba to? This is a pangkahoy. Stig. Pangkahoy. Okay. May marking talaga. Ano ito pa? So, dami. Dami ng plastic. Safe na safe. Ito yung isa. Yeah. It, I think it's palit. 1050 Ti or 2 gig. Naligo na rin siya sa flux. Ayan. Subukan natin yan. Check natin. Okay. Next. Iayos lang natin yung mga plastic. Dahil ibabalik pa rin natin ito sa kanya. Okay, next. And, ito na. Ang isa. So, Gigabyte naman po siya. Yan, Gigabyte. So, ito ay no display. Okay, may cellphone number pa. So, Gigabyte. And 10. Ilan to? 4 gig. So, 4 gig siya. So, check na natin siya. Balik na natin yung mga plastic. Mga ano plastic. Safe na safe. Mayaman sa plastic. Safe na safe ang package. Okay. Okay. Lagyan natin yung kahon dito. Okay. Let's start. Start to repair. So, ilipat natin yung camera sa taas. Ayan. Okay. Ano ba? Unahin natin yung pares naman to 4 gig.
So, naligo na siya sa plaques, oh. Maraming plaques. Ang isang ating kukuhanan ay ano ba to? Gigabyte siya. Bakit kaya kukuhaan to ng pyesa? Anong reason? Hindi ba siya maganda? So, naligo na siya sa plaques. Baka ito pa yung ma-repair natin. Itong ano to. Ito kasi mga ganito, madadali siyang repair ko. Konti lang yung pyesa niyan. Tapos, available yung pyesa. Itong mga ganitong modelo, yung maliliit. Kahit siya 4 gig, mas madali siyang i-repair. Kumpara dito sa, hindi ko alam kung ano to. Kasi ang alam ko maraming pyesa itong isa to eh. Yan, minsan, u-orderin pa ang pyesa. Din wala. Wala pa tayo ito. Kasi iba-iba ng pyesa, maraming modelo. Kung isang modelo lang ang pyesa sa bawat video card, ay di maganda. Magandang pagre-repair. Hindi tayo malulugi sa oras. So, fast repair siya. Wala, iba-ibang company. Kaya iba-iba rin ang pangalan ng pyesa. Okay. Open ko na lang yung mga screw. So, ayan. Natanggal ko na yung mga tornilyo. So, before we start, so, hindi po natin siya muna i-check. Ano bang reason natin? Bakit natin siya hindi i-check? Kung may display o wala. Unang-una, marami po siyang plaques. Then, ang galing siya sa repair. Ayan. So, may time din kasi na bagamat hindi shorted dito sa mga test point natin dito, minsan umuusok siya. Kasi wala nang galing sa repair. Ilan na yung nagawa ko kasi na umuusok dahil galing pala sa repair, yung memories umuusok. Hindi naman sinabi ng customers, ayan. Na pinorder ano na. Pero nakita naman natin na ni-repair na siya. Pero sabi, hindi daw eh. Hindi daw shorted, magana daw. Ayan. Itiwala naman tayo sa customer. Kaya lang, siyempre, kailangan din natin protektahan yung ating sarili. Okay? Gamitin natin sa plastic na to kasi maraming plaques. Sobra. Hmm? Ayan. So, tanggalin ko lang to. Itong kanyang duct tape. Para maganda kasi malapat na lapat. Sa ating microscope ay hindi na tayo adjust na adjust kasi hindi automatic ang ating microscope. Okay. Okay, mapansin nyo yan guys, oh. May plaques yung memory. Ngayon kung ito ay diniinan, delikadong umusok. Hindi po kasi dinidinan ang mga memory. Yung iba kasi dinidinan. May balls, may ball po yan sa loob, may mga balls. Maraming balls na solder ball sa loob. Delikado po yan pag pinipress nyo yan, lalabas yun o magdidikit-dikit. Yan, magsishortage yan, magsusunog, mag-usok yan. So, ang daming plaques nya. So, ililinisin ko pa siya. Bago ko tester kasi kamakalat sa kamay ko. So, clean ko lang siya, guys. Then, update ko kayo later after cleaning. Okay? Hindi ko na ipakita yung paglilinis. So, basic naman yan. So, kayang-kaya nyo na yan. Okay? Okay, I already cleaned the PCB. Then, let's start to repair. So, na-check ko rin siya sa microscope. Then, nasilip na natin siya. So, ito talaga ay nanggaling na sa masamang katawag dito. Nanggaling na sa ibang technician. So, ayan. So, marami siyang walang pyesa. Wala dito ang pyesa sa part na to. So, nag-solder. So, dapat hindi siya nag-solder dito. Pwede naman dito. Yan o. Connected naman kasi dito. Ito pa si solder. Medyo delikado. Ibig sabihin, shorted ang kanyang 12 volts. Ayan. So, based kasi sa experience ko, hindi siya magandang mag-inject. Gawa ng umiinit ang GPU na to. Ito. Tinatamaan siya. Minsan lalo mataas yung ginamit mong ampere. Yari ito. Sira. Ayan. So, marami naman kasing way eh. Para ano. Check muna yung MOSFETs bago mag-inject. Last option ng injection. Then try muna. Dapat alam mo kasi yung test point din ito. Paano gumagana to. Saka ito. Di, ito may output to na 1 volts. Punta ng ating
1 volts papunta dito. Dito yata yan eh. Alam ko dito. So 1 volt. Tapos pag shorted ang ating 1.8, ito yon papunta GPU. Delikado. Delikado yung GPU natin. Pag shorted to. Kasi ito 1.8 volts to eh. Then 1.8 volts. Then 0.0126. Ito, dalawa na to. So, mayroon dito 12 volts. Then 11 something. 11 to 12. Tapos yun, gates. So, ito yung ating sa memory supply. So, hindi ako masyado familiar sa ano eh, PIX, BDD, ganyan. Sa mga iba kasing unit, meron nakalagay na PIX, BDD. Ayan. May iba-iba katawagan kasi. So, itong ating 3.3 volts, din itong 12 volts. So, ibig sabihin shorted. Kasi nag-inject siya dito. Nakihina ko. Ayan. So, dito, this part of, ano, for ano to, sa pan. Dito sa pan natin. So, tinanggal din niya yung kanyang, din yung pagkakatanggal na iwan yung pinakagitna. Siguro, hindi pa ganun ka-expert pagtatanggal ng MOSFET. Ayan. So, ayan. Ito yung ating para sa 1.8 volts. Ito, meron itong 1.8. Ito yung ating 1.5. Punta dito sa coil na to. Punta ng memory. Okay, marami walang piyesa. Ito, kalbo na. Kalbong piyesa. May nawawalang mga piyesa dito. So, marami siyang nawawalang piyesa. Hindi ko lang alam kasi na tanggalan na to. Tanggalan na siya ng piyesa. Either 2 gig or 4 gig na pala. So, tester natin. So, ganyan talaga ang buhay. Kung na-repair na ng iba, edi subukan natin. Baka sa atin gumana. So, check natin yung kanyang. So, diode mode tayo. Start diode mode. Read probe sa ground. Basta diode mode, read probe to ground. Okay, check natin yung 12 volts. I think it's shorted. Yeah, I'm correct. Shorted kasi may hinang. Then, let's check the 3 volts. Okay, not shorted. Okay, 1.8 volts. Let's check if not shorted. Not shorted, okay. 1.8 here, GPU. So, not shorted. Ito, walang piyesa. So, not shorted, okay. Memory, not shorted. So, let's check the gates. This is a pin 1. This is a pin 4. Not shorted, okay. Not shorted. So, 12 volts. Ibig sabihin, shorted 12 volts. This is 5 volts. And this is 12 volts. And this is 3.8 volts, okay. This is 3.8. Not shorted, 5 volts, not shorted. 12 volts is shorted. So, ibig sabihin, ito ay shorted. Hindi naman. Okay, itong dalawa na to. Kasi pag shorted 12 volts, itong dalawang capacitor na ito. Hindi tinamaan. So, hindi pa siya. So, check natin yung mga gates. So, dito ko nakapag-check kanina, okay? Check natin yung gates nito. Yan, hulihin natin yung shorted niya. So, gates lang guys, ang pag-check. Daanin nyo lang sa gates. Okay. Then, gates. Kasi matik nang bibigay yan pag tinamaan yung gates. Kapag shorted siya. Mag-open yan. Ayan. So, ngayon, 12 volts ang ating shorted. So, check natin kung may mga 12 volts. So, this is shorted din ito. Hindi naman siya. Sa ground, I think. Okay. So, 12 volts. Ayan. So, hindi shorted. Ito ang may in tayo na 12 volts. And this is may in na 12 volts. Then, next na may in na 12 volts. So, yun lang yung target natin.
Pero hindi naman siya shorted sa ano eh. Sa kabila. Kasi in na yung 12 volts eh. Hindi naman shorted yung kanyang dalawang ano. Ayan. So, ito may 12 volts to. Itong ano na to. Check na natin to. So, hindi siya shorted. Yung kanyang 4 hours na yan. 2 ohms or 1 ohms. Not shorted yan. GPU yan. So, ito shorted. Then, ito shorted din. So, yan. Dito may 12 volts din tayo eh. Sa ground. Tanggalin natin to. Okay yung ating 1.8. Hindi naman siya shorted eh. Ito yun. Baliktad. Ito yung 1.8. Not shorted. 1.8. Not shorted. 1.8. Not shorted. Then 1.8. Not shorted. Okay. Ito. I think. Wala ditong 12. 5 yata dito, alam ko. 5 volts. Wala dito ang 12. Sa 5 volts na to eh. Itong IC na to. 3.3 and 5 volts. Ito. So, ang ating may 12 volts eh. Dito, tsaka dito. Ito to. Check natin to. Tanggalin natin to. Baka ito yung shorted. Tapos ito. So, I'm tired. Masyado na ang gabi. Ito, hindi ko alam kung anong value ng capacity. I'm so tired. So, gamit tayo ng hot air. Oops, sala. Sugon hot air. Okay, 380 degree, temperature air is 40. Okay, kalbong resist. Kalbong capacitor. Ito na-remove na natin. Then next, ito. Itong naiwan na sa gitna ng IC. So, wala lang akong IC nito. Pero may mga donor tayo. So, gigabyte yung kukuha na. Iba ang piyesa ng gigabyte. Iba yung ano. Kasi may ano siya. Iba-iba sila ng ano. Design. Yung enable niyan magkakaiba ang design. And ito, halimbawa to, meron parts kasi na same position. Halimbawa, SOTAP. Pag nag-iba yung model, iba rin yung enable niya. Nasa pin number 7 siya. Okay, nakadikit siya masyado. Matigas, kailangan natin itaas ang ating temperature. So, 420 degree. Taasan natin kasi ito ay medyo malapad. Okay. Yan, wala na i-remove the plate. For 420 temperature and 40 air. Using sugon hot air. Okay. Let's check if shorted is still there. This is a... Okay. Let's check kung shorted ay nawala. So shorted pa rin siya. So hindi natin ito i-remove.
natin to. 12 volts to eh. Ayusin yan. So, yan natin ang plugs. Okay, it's done. No, this one. Oh no, guys! Okay, check. Andan pa rin ang ating 12 volts. Kung shorted pa rin. So, it's already shorted. So, hindi shorted yung ating memory. Silipin ka sa microscope. So, ito guys. Continue tayo. So, function natin is disable all 12 volts shorted MOSFET. Shorted. So, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Tinanggal natin. Tatanggalin sana natin to. Bali, hindi ko na siya tinanggal ito. Tinanggal ko muna yung isa niyang MOSFET yung nandito sa itaas. Yan. Kasi may 12 volts siya eh. Yan. Ngayon, natanggal ko siya. Nawala yung shorted nitong isa na to. Yun yung sa kabila, ito. Yung ano natin dito, shorted pa rin yung 12 volts. Yan, nandito. Yung nandito sa kabila. So, nawala, hindi pa rin nawala ang ating shorted. Ngayon, siyempre, tanggal ko na yun. Tapos, tanggal ko na to. Tapos, hindi naman to shorted eh. Yan. Shorted pa rin tayo. Ngayon, last option ko is to remove all shorted na natitira. Ngayon, ito kasi, itong tatlo na ito, SM4377, ang number ng IC. So, shorted ang kanyang 12 volts. Ngayon, sa gauge niya, hindi siya shorted. Yun, nakikita natin, hindi siya shorted sa gauge. Kasi, ang nangyari dito is, naka-on. Kaya hindi shorted yung kanyang MOSFET. Automatic naka-on. Then hindi siya nag-off. Kaya yung between GPU din papuntang 12 volts is shorted siya. Pero sa gates is not shorted. So ngayon dahil dinisable natin yan, ni-remove na natin, ni-remove na siya. Off the cam. So ngayon, kung titest rin natin, makikita nyo siya guys, na na-diode mode tayo. At mapapansin natin siya. Ayan. So, hindi na shorted ang ating 12 volts. Lahat ng ating 12 volts is not shorted at all. Ayan. So, ngayon, titester rin natin yung papuntang GPU na ito. Ito dito. Ayan. So, meron tayo nababasa na nasa 3. So, hindi pa rin siya shorted kasi ito yung aking yung ating shorted. Ayan, 2. Like, may natitira siyang 1 ohms or 2 ohms punta ng GPU. So ngayon, yung purpose natin, kaya natin disable, is to check the MOSFET. Baka kasi naka-on siya, then ayaw niya nang mag-off. Now, then I already test the two MOSFETs. Let's check what is the problem, okay? Let's check. Okay. If you can see, this is
This is pin 1, then ito yung 4. Ang 4 is the gate. Okay? Kapit natin yung camera. Ayan. So, pag binaligtad kasi natin yan, ito yung ating gate. Ngayon, pag tinester natin siya, hindi pala kita sa... Hindi naman nakita sa ano. So, tayo naman yung nahirapan. Okay, ito tayo dito. Okay, ganito. Ayan. Kung titesterin natin siya ngayon, guys. Ayan, diode mode tayo. Tapos, tinester natin siya. Ayan. So, not open, diode mode. Pag tinest natin siya, nare-read natin siya, is good yung ating diode. Ngayon, isi-switch natin via gates. Ayan. So, ibig sabihin, nag-short na yung between drain to source. Okay? Ayan, nag-transfer na siya ng data o ng voltage. Tapos, pag binaligtad mo, mapasin nyo, shorted siya. Ayan. Kasi, nag-ano na siya, connected na siya. Ayan. So, i-off natin siya kung mag-off. Okay, off sa gates. Yung black proof. Then, check natin kung wala na. Ayan, wala na siya. Nag-off siya. Ayan, oh. Inare-read na. Ibig sabihin, good siya. Good dito. So, ang mo number po guys nyan is SM4377. So, tanda na natin yan eh. Lagi na natin yan i-counter. Ngayon, ito isang MOSFET naman. Check natin. So, check natin ang drain to source. Ayan, mapansin nyo siya. Naka-on siya. Ayan. Tapos baligtad rin natin. Naka-on pa rin. Naka-on siya. Shorted. O, naka-on. Tapos check natin din. Of course, check natin yung ating gates. Okay. Ito kasi ang on. Ayan. So, baligtad rin natin sa gates. Ibig sabihin, ang on kasi ganito. Yung red na sa gates. So, pag check natin dito, naka-on siya. Baligtad din natin, naka-on. Ayan. Okay. Ano nangyari? Fault trading. So, ngayon, i-off natin siya via block on the gates. Kailangan mag-off siya. Ayan, hindi siya nag-off. Kaya siya shorted. Ayan, isa yung reason. Kaya sira siya. So, busted. Okay? So, ngayon, stable na natin yung shorted. So, busted. Ito ba yun? Malimutan ko na. Diba yan? Marami tayong iniisip. Okay. Ito yung good. Yan. So, ang gagawin natin is palitan natin siyempre yung shorted na yan. Then, babalik natin yung... Kaya lang, napakaraming piyasa nitong nawawala. Kaya, maghahanap pa ako. Then, babalik yung mga piyasa na wala. So, shorted. So, balik na. Babalik ko na ito. Mga tinanggal ko na to. Yan. So, hindi ko alam kung good ito o hindi. Tingnan natin kung mag-on yung ating VRAM dito sa coil na to. Pero at least balik natin lahat. So, ang dami yung tatay babalik. Maghahanap pa ako para dito. And para dito. Din yung nawawala dito. So, ang dami. Yan. So, hanap lang ako guys. Din, ibalik ko siya. Totally close na tayo today. So, baka bukas ko na ito ituloy. Itong ating repairing. So, ngayon, kailangan na natin magpahinga dahil gabi na. Makakain naman din. Matutulog. Tapos bukas na naman, 8 a.m. Okay? Let's continue this repairing tomorrow. Okay? Just wait. Hello! Good morning! So, next day repair tayo ngayon. Ayan. So, sa morning repair. Okay? Let's continue our repair. So, naibalik ko na yung mga tinanggal natin. Yung mga piyasa natin ni-remove. Pinapalitan ko na rin siya. Yung pinalit natin ay SM4377. Yan. Sa mga gantong modelo, matik yun. Isang model. Sa mga ating palit. Yun yung kanyang modelo ng IC. So, okay. Na-replace na natin siya. Then, ito, nalagyan ko na rin siya. Tapos yung capacitor na tangos-tangos, nalagyan ko na rin. Ayan, ito yung nawawalang piyasa, nilagyan na natin. Kumuha tayo ay sa ating donor, sa binigay ng aking customer. Ito.
Umpiyasahan ko. So, kinuha natin yung isang nasa likod na kanyang pan IC. Ito. Tapos yung isang capacitor na nandito. Yun, lipat natin dito. Ito. Kasi yung binadalang donor ng customer natin ay wala naman tayo makukuha ang piyesa doon dahil anong kasi ito eh. Yan, iba yung piyesa niyan. Hindi parehas. Yan, kulang-kulang na nga yung ano. Ayan. So, charge na lang natin ng ano dun sa ano. So, ayan. Alagay na natin din ito. Yung tinanggal ko kahapon, lagay na rin natin. Alagay ko na rin siya. So, upon checking sa microscope naman siya, okay naman. Wala naman ibang nawawala. So, hindi ko lang alam kung meron ako hindi nakita. Pero, as of now, so, ano naman siya. Okay naman na. May mga hindi ko pa siya natetest. Dente-testing natin ngayon. So, after nalagay ko na kanina yung ano eh. Mga pyesa. Testing natin ngayon. So, hindi pa ako naka-open. So, open natin. So, nagawin natin itong pang-tester natin dito. Let's see if mag-work. So, napakaraming plaques nung ano, donor board. So, ganun talaga pag galing na sa ibang technician. Okay. Meron pa pala ditong corroded parts. So, linisin ko siya. Linisin ko lang siya. May nakita pala ako dito, nakalimutan ko. So, try ko lang sa microscope. Ayan, may tanggal tayo ng isang capacitor. Ito. Palitan na lang natin, sir. Oh, malinggit lang ito eh. Ayan. So, hanap na lang ako ng pamalit. Tanggal na naman. Resistor. Nah.
Ayan, so tanggal na yung ano, wala tayong idea sa pesa. So, check na lang natin kung ano yung ating phone na. May donor naman tayo. Sukatin natin yung resistor din. Kuha ko ng bago. Okay? Okay, if you can see, I replaced the resistor and the capacitor. So, let's clean it and try to test. Okay? So, yung value ng ating resistor na natanggal is 6.1K. So, 6.1K. So, yung ating kapasitor ay hindi ko alam yung value. Wala ka pang... Wala tayong pang-test ng kapasitor. Pero may sa donor naman natin siya kinuha lahat. Okay? Yun, okay. And, try to test. So, lalagyan lang natin. So, galing kasi siya ng hater. Kaya palalabigin natin yung ating board. So, init yung ating GPU niya ni. GPU chip. So, alam ko muna ng pan. Okay, habang pinalalamig natin, so, testerin natin siya. Kung may shorted. Yung ating pinalitan, capacitor na shorted sa hapon. So, buzzer sound lang tayo. So, pinalitan natin capacitor, na shorted sa hapon. Hindi naman siya shorted. Yung ground kasi yung isa. So next is yung ating MOSFET. Yung 12 volts natin. Ayan. So hindi na siya shorted. Ito yung 3 volts. Not shorted. 12 volts here. Ito yung pinalitan ko na isa. Ito kasi yung old. Ayan. So hindi na siya shorted. Ayan. So 5 volts. 3.8 volts. Not shorted. Okay. So, 1.8 volts, not shorted. So, memory section, ground, and not shorted. Okay, let's try. So, cold na yung ata. Okay, let's try. Power on. Natin yung inip ng GPU. Inip din. Try. Okay, meron tayong 1.5 sa voltage out ng GPU. GPU in. Okay, 12 volts, then of course, the 1.5, 10 amp, each, okay, 1.8 of course, okay, available, then, I think 1.5, I think it's working, let's try, turn off the computer, okay, let's plug the not the hacking display port HDMI na gamitin natin okay natin kung kakaroon siya ng display okay on lang natin yung unit sana magkaroon ng display kasi galing siya ibang technician so kung bubagsak sa atin kung mapadisplay natin, edi mas maganda. Tayo yung last option. Okay, VGA mode. Okay, let's try. Turn on the PC. Switch ko lang yung PC. Okay, switch natin. Ay, hindi pa pala naka-on. Kalimutan. Okay, turn on the PC. Okay, it's on. See what happened. Kind of display.
wala, walang display. Pero umiinit yung GPU niya. Magsasantay pa ako na mayroon tayo nilabas. Kain ko naman. Nakikita ko kumakain pa yung buo. May display. Display. Pero may inat yung GPU niya. Ayan. So, complete ang supply niya. Volts, okay naman, 3.7. So yung 1.5 niya nag-show supply naman siya. So, may 1. Ano naman siya, check natin to, meron siya 1.8. kaya lang hindi ko lang alam kung na-reprogram nila yung, hindi ko lang matandaan kung na-reprogram nila yung BIOS chip. Dapat kasi hindi nila ginagalaw ang BIOS chip. Hanapin natin yung 1.1. Ayun, so available naman siya. 1.1. Pero no display tayo. Init naman natin CPU. Supply ng BIOS. Siyempre meron kasi may 1.8 tayo. Meron, 1.8. So, yung enable natin, 0.2. Dito ba yun? Dito. 5 volts natin. So, yung ating 5 volts sa ating PWM. Meron. So, ito, 12 volts and 10 para sa 2.9. Okay naman. Bila ito supply, oh. So, wala ang supply ng memory. Wala yung supply, namatay. So may problem talaga siya. May problem ang may problem ang kanyang GPU chip. Kaya nito. Try natin ulit yun. Memory problema. Simulin natin. Natin kung may mapasok na 1.5. So, wala na. Wala ng 1.5. Ng 1 volt. Mayroon. Pero wala na tayong 1.5. Off na. So, GPU natin is still there. Wala na siya. 1.5 na wala na. Okay. So, yung siya may problema pa siya. Either memory kasi may 1.1 pa naman siya. Okay.
it's very hard to find this problem with this video card. So, kailangan natin ng slow-mo. Slow-mo to. So, ayan. Continue tayo. So, itong nire-repair natin. Talagang sobrang palibasa na pagpraktisan. Naligo sa plaques. Sari-sari ang ginawa. Ayan. So, pala mahirap. So, ano na ngayon? Mula ATM. Mag-11 na. So, 10:30. Tapos kahapon pa. So, haba ng oras na ano. Pero kahit ganun, interesting kasi para sa akin yung repairing na ganito. Lahat galing sa ibang technician. Kahit ang dami kong pending, so may pending pa ako 15 pieces na video card. So, okay, magtsagaan ko kahit one day kung gawin yan. Magawa ko lang itong ano na to. So, ayan. Ang ginawa ko dahil wala pa yung display kanina. So, is inspection ulit sa microscope. So, napansin ko. Hindi ko alam kung pinayasaan natin video card na to. Ano eh. Hirap kasi pag galing sa ibang tech. Ayan. So, hindi ako makagit to. So, ayan. Mayroon siyang itong capacitor na ito. Ayan. Itong isa na ito. Ay tinanggal pala ng ating ng unang gumawa. Then, nakaangat siya. Parehas. Then, inunok sa microscope. Napansin ko yung parang pinaka-solder niya sa ilalim. Ano siya? Parang tinanggal. Tapos binalik. As in, dumikit lang isang pa, okay na. Parang ganun nangyari. Then, mapapansin nyo itong makintab na to. Ayan. Isa siyang supply. Supply ito. Papuntang, ano natin, GPU chips. So, nawawala itong piyasa na ito. Ayan. Wala pala siyang supply ang kanyang GPU. Kaya pala siya, wala ang display siya kanina. Tinitesting ko siya. Then, kumuha na lang ako dito sa ating, ayan, itong kinuha. Then, yung rest, hindi ko naman, ano, ayan. So, testingin uli natin kung magkaroon ng display. So, nakaplug na siya. Ayosin yung PCIe Express. Then, wala muna tayong, then, nakaplug siya. Then, tester natin. Okay, let's check. Power on natin. Ay, sana magawa ko itong GPU na to. Sobrang pagod. Wala pa rin display. Ayan, wala pa rin tayong display. Ay, so sad naman. So, abang tayo ng tester. Nasa ba yung tester natin? Saan yung tester natin na pula? Saan nakalaga? Eto, naipit pala. So, yan, habang oras na yung ating naubos. So, check natin yung memory supply kung meron. So, wala. Wala talaga siya, oh. Ayan. Ayan. Nagkaroon pa ng display. Ayan, may ilaw siya. Ayan. Lock screen lang. Ano ba yan? Lock screen. Ibig sabihin ng memory. So, wala siyang supply. Okay. Dahil black screen. So, ibig sabihin na solve natin kahit pa paano ang issue. So, check natin. Punta naman tayo sa lagyan natin ng supply. Ako, na 1.5 volts ang ating. So, tasan natin. 1.5. So, patayin muna natin ito. Turn off. Okay. Unahan natin siya ng supply. So, nasa na yung ating nakaabang. Matagal na itong nakaabang. Always nakaabang. Ay, natanggal. Ano ba yan? So, swerte naman natin video card na to. So, inabot tayo ng isang araw. So, ayan. Ginawa ko pa yung natasira yung aking ano. So, of course, inject muna tayo ng voltage sa ating memory. Okay, meron tayong ampere na 1.41. Then, power on natin siya para ma-check natin if magkaroon siya ng display. Okay, let's see. I'm so tired. Ayan, may display siya. Okay. Okay. We have a display. Very interesting. So, may possible ito yung ano niya. May problema. Subukan natin siyang palitan. Lulo ko ba?
Yan, okay naman siya. So, palitan natin ito. Ibig sabihin, sira din itong piyasa na to. So, marami-raming babayaran sa akin yung gusto. Sira to. Ah, wala to. Tapos, wala to. Madami wala. Ayun. So, tanggalin ko siya. Ito. Kaya lang, wala akong ganitong piyasa. So, palitan ko siya. Okay? Hindi ko na isama sa ating video para haba na ng oras. So, 1 hour mahigit na itong video. Ayan. So, continue tayo. So, sobrang tindi. Tindi talaga ng ating nire-repeat. Ang dami pa lang talaga walang pyesa. Dito, may nawawalang isang capacitor. Ayan. So, yung kita nyo, may ano dyan. Oh. Nawawalang pyesa dyan. Bukod dyan sa mga pinalitan natin dito. Na dalawa sa capacitor ng resistor. Then, nawawalang piyasa dito. Saka dito, na nakaangat. So, nag-short dito siya. Bumigay itong MOSFET na nandito yung kanina. Kasi may output na 1.5 kanina eh. Yun nga lang, wala yung mga nandito. Supply na 1.8 para sa VRAM. At saka yung nandito. So, short to ground yun yung ating nandito na ano. So, mga wala siya na bumigay ito. Ayan. Kaya, try natin to ngayon. Yung sinabi ko na papalitan natin kanina. So, i-try natin siya ngayon. Kung mag-work ng maayos. Okay? Let's try. Display lang natin. Yan. Yeah. So, nasa ng ating... Tignan natin kung magkaka-display na. Okay, power on. See? Operation ng display. Aray, mainit na. Ayan. Display ka. Ayan, so may display na. Okay. Sobrang init ng processor. Ayan, so nagka-display tayo. Ibig sabihin, magkaroon na supply ang ating 1.5 na VRAM. Okay, nalinis ko na rin ang lahat ng ito. Ayan. So, haba talaga ng oras na ginugol ko dito. Sayang ibang repair. So, balik ko lang siya guys. Then, stress test natin. Okay? So, ayan. Nagsalang na ang ating GPU. Then, ready for stress test. Okay? Sana mag-work ng maayos. Para di sayang ating oras. Power on natin. Then, power on. Okay? Okay? Manda na siya. Check lang natin kung magka-display, din lagay natin yung hard disk. Okay. Nalagay ko lang yung hard disk. Yung stress test. May display siya. Okay, we have a display. So, we need to restart. Restart ko lang siya, may display siya guys. Restart natin. Yun na lang stress test. So, hip 1, so, hip 10, enter, save. Okay. Ayan, so may dumating akong customer. Inquiry na ang printer. Okay, yan. So, nakaano na yung ating naka-ready na. Naka-ready na yung ating mapapansin nyo dyan. So, 4 gig yan. Ayan. So, 4 gig. So, try natin siyang stress test. Okay? So, 4 gig yan. So, stress test natin. GPU stress test. Sana gumana, huwag mag-fail para success yung ating repair. So, try natin siya ng mga 10 minutes o kaya 5 minutes. Okay na yan sa 5 minutes. O kaya 15 minutes o kaya 1 hour. Okay. So, wait lang natin siya. GPU stress test natin. Hanggang dito. 20 minutes hanggang dito eh. Hanggang dito lang.
So, okay na yan. Basta, ano, kahit 5 minutes, okay yan. O kaya 10 minutes, okay na yan. 100% working. So, antay lang natin sa stress test. Matapos, yan. Bali, naka-full load tayo. 99% GPU load. Yan. 99% GPU load. Tsaka yung pan-speed natin is 34% lang. Hindi pa na low speed. Tingnan natin kung tatagal ang ating GPU. Okay? Update ko kayo later. Ayan, update lang. So, hindi pa rin yung mamatay. Yun yung oras natin. Kung mapapansin nyo. Ayan, 12:51 time. Minutes. Ayan. So, okay na siya. Working fine. Kaya na, kumamaya. May video ko pa kasi send ko dun sa ating customer. Okay, okay na yan. 100% work niya. Nagtaposin natin mga 15 minutes. Kasi 13 minutes na siya. Yan, mga 20 minutes. So, haba na aking video. Magka 2 hours na yata ito.